Ecclesiasticus chapter 19. Ang taong nagpapagal na nalalasing ay hindi yayaman, at siyang humahamak sa maliliit na bagay ay mabubuwal ng paunti-unti. Ang alak at mga babae ay magpapaligaw sa mga taong may unawa, at siyang nakikisama sa mga pokpok ay magiging walang hiya. Mamanahin siya ng mga gamu-gamu at mga uod at kukunin ang matapang na tao. Siya na nagmamadaling magbigay ng kredito ay walang kabuluhan, at siya na nagkakasala ay nagkakasala laban sa kanyang sariling kaluluwa. Sino mang nalulugod sa kasamaan ay hahatulan, ngunit ang sumasalungat sa kalayawan ay kinokoronahan ang kanyang buhay. Siya na makapagpupuno sa kanyang dila ay mabubuhay ng walang pagtatalo, at siya na napopoot sa daldal ay magkakaroon ng konting kasamaan. Huwag mong isalaysay sa iba ang sinabi sa iyo, at ikaw ay hindi kailanman lalala. Maging ito ay sa kaibigan o kaaway, huwag magsalita tungkol sa buhay ng ibang tao. At kung magagawa mo ng walang pagkakasala, huwag mong ihayag ang mga ito. Sapagkat dininig ka niya at inobserbahan, at pagdating ng panahon ay kapupuotan ka niya. Kung nakarinig ka ng isang salita, hayaan mo itong mamatay na kasama mo, at maging matapang hindi ka sasabog. Ang mangmang ay nagdurusa sa isang salita, gaya ng babae sa panganganak ng bata. Gaya ng palaso na tumutusok sa hita ng tao, gayon ang salita sa loob ng tiyan ng mangmang. Payuhan mo ang isang kaibigan, marahil ay hindi niya ginawa, at kung ginawa niya ay huwag na niyang gawin. Payuhan mo ang iyong kaibigan, marahil ay hindi niya sinabi, at kung mayroon man ay huwag na niyang sasalitain muli. Payuhan mo ang isang kaibigan, sapagkat kadalasan ito ay paninirang puri, at huwag mong paniwalaan ang bawat kwento. May nadudulas sa kanyang pananalita, ngunit hindi sa kanyang puso, at sino siya na hindi nagkasala ng kanyang dila? Payuhan mo ang iyong kapwa bago mo siya pagbabantaan, at hindi nagagalit bigyan ng lugar ang batas ng kataas-taasan. Ang pagkatakot sa Panginoon ang unang hakbang na tinatanggap niya, at ang karunungan ay nagtatamo ng kanyang pag-ibig. Ang kaalaman sa mga utos ng Panginoon ay ang doktrina ng buhay, at ang mga gumagawa ng mga bagay na nakalulugod sa kanya ay tatanggap ng bunga ng puno ng kawalang kamatayan. Ang pagkatakot sa Panginoon ay lahat ng karunungan, at sa lahat ng karunungan ay ang pagsasagawa ng batas, at ang kaalaman ng kanyang makapangyarihan sa lahat. Kung ang isang alipin ay magsabi sa kanyang Panginoon, "Hindi ko gagawin ang ayon sa iyong ikalulugod," bagamat pagkatapos ay gawin niya ito, ginagalit niya ang nag-aalaga sa kanya. Ang kaalaman ng kasamaan ay hindi karunungan, ni ang payuman ng mga makasalanan ay karunungan. May kasamaan at siya ring karumal-dumal at may hangal na kulang sa karunungan. Siya na may maliit na unawa at natatakot sa Diyos ay maigi kaysa may maraming karunungan at lumalabag sa kautusan ng kataas-taasan. May isang katangi-tanging dayaan at ang gayon ay hindi makatarungan, at mayroong isang lumiliko upang ipakita ang kahatulan, at may isang pantas na tao na humahatol. May masamang tao na malungkot na ibinaba ang kanyang ulo, ngunit sa loob-loob niya ay puno ng panlilinlang. Ibinaba niya ang kanyang mukha at ginagawang parang hindi niya narinig. Kung saan siya hindi nakikilala ay gagawa siya sa iyo ng kapahamakan bago mo namamalayan. At kung dahil sa kawalan ng kapangyarihan ay nahahadlangan siyang magkasala, gayon may kapag nakasumpong siya ng pagkakataon ay gagawa siya ng masama. Ang tao ay makikilala sa pamamagitan ng kanyang anyo at ang may unawa sa kanyang mukha pagka iyong nakasalubong siya. Ang pananamit ng isang tao at labis na pagtawa at paglakad ay nagpapakita kung ano siya.